So yun mga kapirata, sa video na ito ay babasahin natin ang kumakalat ngayon na ending daw ng One Piece. Reminder para sa mga makakapanood nito na ito ay hindi kumpirmado at posibleng fan-made lamang. Ang nilalaman ng mga discussions na ito ay nagmula sa Twitter account na ang tawag ay @weeklyleaks_. Ngayon ay daanan na natin ang first part ng naturang ending ng One Piece. Ito ay nangyari more or less than chapter 1100. May kita natin si Luffy na magta-travel back in time 900 years ago and 9 months. Bago pa mangyari yung Void Century, makikilala niya dito ang magkapatid na lalaki. Ang time travel na ito ay magiging posible sa tulong ng tatlong Devil Fruit powers. Ang Devil Fruit niya na Hitohitonomi, Model, Nika, ang Devil Fruit ni Bonnie na hindi pa pinapangalanan hanggang ngayon, at ang Devil Fruit ni Kuma na Nikyunikyunomi, na during these chapters ay taglay na ni Franky, meaning si Kuma ay talagang namatay na at naipasa na yung kanyang Devil Fruit powers kay Franky. Pinangalanan nga yung magkapatid na nakilala ni Luffy, ang panganay at ang crown prince na si Im, at ang bunsong kapatid na si Prince DYRAS. Si DYRAS ang lumalabas na magiging Joyboy. Ang pangalan nito na DYRAS ay nangangahulugang ding Monkey, habang ang pangalan ni Im ay nangangahulugang Sage. Nalaman natin na si Im, ang Crown Prince, ay pasikretong naipagtulungan sa mga outsiders. Ito ay ang 20 Nations. Nagtutulungan sila upang mag-start ng pag-aalsa dahil nalaman ni Im na kahit siya yung panganay at ang sinabing Crown Prince, si DYRAS pa din pala ang itatanghal na susunod na tagapagmana ng trono. After ng introduction ng dalawang magkapatid ay pinakilala naman sa atin ng narrator ang tungkol sa isang kingdom. Ang kingdom na ngayon sa present time ay tinatawag na Laughtail. Ang kingdom na ito ay sobrang laki at lawak na yung kontinente na sakop nito ay halos kalahati na ng mundo. Kabilang sa lugar na ito ay ang Elbaf, Wano hanggang sa Whiskey Peak. Ganun kalaki yung kontinente nito. Ang Roadstar Island naman na sa kasalukuyan ay ang alam nating pinakadulo ng Grand Line ay hindi parte ng naturang kontinente. Bagkus ito ay isla na madadaanan para makapunta sa capital ng naturang napakalaking kingdom. After ng introduction na yan about sa kingdom na ito, bumalik tayo kay Luffy. Makikita natin na naglilibot si Luffy sa lugar. Pero hindi niya panamit ng personal si DYRAS dito na tumatakbo-takbo sa paligid ng palasyo, kakahabol nga sa isang rare na paru-paro. Lumalabas na yung silhouette ni Luffy at DYRAS ay halos iisa. Ang kaibahan lang ni DYRAS, mayroon siyang sugat sa mata pero opposite nung kay Luffy. Sa pag-iikot ni Luffy dito, meron siyang naramdaman. Parehong naramdaman ni Luffy at Im ang isa't isa nilang presensya. At nagtaka talaga si Im dahil ngayon lang siya nakarinig ng dalawang magkaparehong heartbeat. Ayon sa leaker, magkakaroon daw ng chapter na ang title ay I'm Sorry, kung saan si Luffy ay makipag-usap kay DYRAS at sasabihin niya ito. At kinumpirma din na si DYRAS ay ang former user ng Hitohitonomi Model Nika 900 years ago. Dagdag pa ng leaker na sa chapter 1067 daw, ito na daw yung huling pagkikita nila Dragon at ng Revolutionary Army kay Kuma. Yung mga katagang I'm sorry ay ang huling moment na nasa nakaraan si Luffy dahil siya nga ay bumalik na sa present. Pero sa moment na ito, ang suot na helmet ni Luffy ay nalaglag. Same helmet na meron ang mga guard sa palasyo. Nadampot ito ni Im Sama at nakita yung straw hat sa loob ng helmet. Bumalik na tayo sa kasalukuyan, doon mismo sa Room of Flowers na nakita natin during Reverie. Andoon si Im Sama at naalala niya yung first time na nakilala niya si Shanks na suot yung sombrero na ito. At sigurado nga siya na si Shanks daw yung nakita niya na nakipag-usap noon kay DYRAS 900 years ago. Then ang susunod na arc o ang isla na pupuntahan ng Straw Hat Pirates ay ang Elbaf. At ang main theme o tema ng arc na ito ay about sa mga fable. Sinusunod nga yung mga theory na kapag binaligtad yung salitang Elbaf ay mabubuo yung salitang fable. At ang fable o kwento na makikita natin sa arc na ito ay ang makakasagot sa halos lahat ng katanungan about sa mundo ng One Piece. Wala daw masyadong labanan dito, pero isa ito sa pinakamagandang mini arc sa istorya.
at ang totoong base ng SSG ay nasa Elbaf. Ang facility na ito ay mayroong napakaraming devil fruit users na nagtitraining at nag-aaral ng awakening. Mayroon pa dito na banggit na true awakening kung tawagin. Ito ay ang pag-combine ng dalawa or more devil fruit abilities upang mag-create ng panibagong power. Ang true awakening na ito ay yung ginawa nila Luffy, Frankie at Bonnie sa tulong ni Vegapunk sa kanilang devil fruit powers. Kaya nga nabigyan ng kapangyarihan si Luffy na dalhin sa nakaraan. Sumunod na mga nangyari sa Elbaf Arc, dito daw mamimit ni Luffy yung kanyang tatay na si Dragon. Dito din ibibigay ni Vegapunk ang memory chip ni Kuma kay Bonnie. At ang utak ni Vegapunk ay kasalukuyan daw nakalagay sa barko ng Revolutionary Armies. Dito din mamimit ulit ni Robin si Jaguar de Saul. Makikilala nila Luffy si Loki, ang hari ng Elbaf. Siya ay tinanghal na hari ng Elbaf after itong ipasa sa kanya ng kanyang grandfather. Nabanggit din ni Loki na yung kanyang tatay ay matagal nang nawawala, almost 60 years na. May pagpapatuloy nga dito yung tungkol sa Asian Kingdom. Ano nga ba yung nangyari? Ang Uranus, which is ang tinuturing ngayon na ancient weapon sa present time, ay isa palang spaceship na capable na mag-travel sa kalawakan from the One Piece world o yung Earth papunta sa Moon. Ito ay naging isang weapon dahil may kakayahan ito na magdulot ng mass destruction. Ito nga ay gumagamit ng electricity bilang source of energy. At alam naman natin na ngayon, fire o heat ang ginagamit ni Vegapunk bilang source of energy. Ginamit nga ang Uranus na ito sa Ancient Kingdom 900 years ago. Bagamat hindi ito enough para mawasak yung buong kingdom, nagdulot pa din ito ng matinding pinsala. However, ang impact mula dito ang nagdulot para sa isang giant frozen ice na mawasak. Yung frozen ice na ito ay nagsisilbing dam o harang sa napakalaking volume ng water na nakita nating nawasak. Tuluyan nga nitong naanod at nilubog ang ilang mga parte ng Ancient Kingdom. Nagkaroon nga ng Ice Age dahil dito, dahil sa impact ng weapon na ito. Hindi lang bumaha ng matindi kung hindi pati na rin yung mga materials from Earth ay na-eject papuntang langit, creating large clouds na bumalot sa mundo, na humarang nga sa sinag ng araw, kaya nangyari yung 100 years na winter. Then pinakilala sa atin ang Poseidon ng panahon na ito, kung tawagin ay Agashi. Dala-dala nila yung Noah na noon ay naglalaman ng mga relics mula sa Ancient Kingdom para itago sa Fishman Island. Isa sa mga relics na nandito ay ang poneglyph na naglalaman ng apology letter ni DYRAS dahil hindi niya na-fulfill ang promise niya kay Agashi. Sinabi niya rin kay Agashi na after 900 years, meron isang nilalang na dadating upang tuparin yung pangako na dalhin ang mga fishman at merfolk sa ibabaw upang maramdaman nila ang sinag ng araw. Itutuloy natin yung kwento sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Paalam!